tanongin ko. Jose, ano masasabi mo sa mga ginagawa? Okay, yes, no? Ano mapipintas mo? Magandang araw po sa lahat, mga amigo. Nandito po tayo sa pinapagawa po natin na private resort. So, maaga pa po dito. Alas 11 po ng umaga. Andaya pa ng gumagawa eh. Ayan ba sila? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 plus dito 13, 14, 15. Plus yung nasa taas pa. Nilagyan ng ganito siguro para ano? Para makapit. Kuya, ano po sukat nito? Nang ito. 10 by 3. 10 yung haba. 3 yung lapad. 10 by 3 daw po itong ano, swimming pool natin. Tapos ito yung pambata. Tapos kaya lang di ano eh, may makita. Yun lang ang di okay, no? Nakalitaw. Oo. Pero eto, kita pa rin siya sa ilalim. Tatambulan mo. Oo, kasi ayokong kita yung mga tubo eh. Oo. Sabi ko, ayokong kita yung mga tubo. Hindi maganda kasi tingnan. Ayun, nakita yung tubo. Engineer, ano masasabi mo, engineer? Okay ba yung mga tauhan mo? Ayos, ayos. Ha? Ayos na, ayos. Kaya pipilit na matapos kahit sa tama nga deadline. Sabihan ko na si Foreman. Foreman, yung mga tauhan. Alam na nila yun. Sa daming gumagawa eh. Alam na. Ano na? Isa swimming pool pa. Pag marami ng kita. Pag marami ng kita? Marami ng kita, dagdag tayo. Pwede bang umutang muna sa'yo? Huwag na umutang, may cash tayo. Kas-kas na lang. Kas-kas-kas? Credit card? Credit card. Aya, 700,000. Ano na? Si Aya, 700,000. Punong-puli yun. Uutang tayo kay Aya. Utahan natin si Aya. Ubusin natin dito. Ito na ito, kumukha ng limit na naman natuwa. Pero laki pa ng space dito, mga amigo. Tapos ang laki ng kitchen niya. Open kitchen to. Tapos papakita ko po sa inyo, mga amigo, yung nasa taas. Ayan po. Tapos na po yung kisame dito. Sa may salas. Ayan, sa may salas tapos na ang kisame. Ang kinis, no? Wala akong makitang pintas eh. Wala akong makitang pintas. Sobrang kinis niya. Makinis na makinis niya eh. Oh, sobrang kinis. Alam mo, bakit ito? Nakapasok na sa akin. Ang pwede tinitingin sa ceiling. Ceiling. Ang kinis nga ng ceiling. Sobrang ganda niya. Oo. Tapos ito. Pakita ko po sa inyo yung taas, mga amigo. Pakita ko sa inyo at halos tapos na po yung kisame sa taas. Ayan, no? Ganda, no? So, yung sa video po na nakita nyo, same na same po yan nung ginagawa nila. Pakita ko sa inyo. Oh, sabi ko kasi kulay black yung ano, ay yung ganyang ceiling yung nasa video. Sabi ko gayahin lang. So ito na yung pinaka-finish niya. Sobrang ganda. Tsaka napaka-kinis talaga ng kisame yung pagkakagawa nila. Kisame yung pagkakagawa na sobrang kinis. Yan. Yan. Trabaho to.
Kuya, ano to? Ay, ito na yung black. Black ba siya? Ano kulay? So, ito pang ceiling ito. Pakikita ko sa inyo, mga amigo. Plastic siya, no? Plastic. Ito yung pang ceiling dito sa, ayan, dito sa taas. Saka sa baba. Kinakat lang yan, eh, no? Yan ang ganda, oh. Diba? Para siyang kahoy. Ito, gagamitin ito dito. At saka sa may baba. Ganda, no? Pero made up, ano, so plastic. Plastic po, no? Gawa sa plastic. Matibay naman to. Matibay naman. Oh, matibay naman daw po ito. So, ito na po yung update, mga amigo, sa resort na pinapagawa natin. At halos matatapos na rin. Mas matagal talaga pag finishing, no? Matagal ang finishing, eh. Madiwara. Pero meron pa ilalagay dito, sir, eh, no? Yung parang PVC, yung kulay black, no? Kumbaga yung parang yung... Opo, parang ganun-ganun siya. Opo, haba-haba siya. Ganun. Tapos dito, sa railing, salamin, eh, no? Salamin sa railings. Pero meron na pong ano, meron ng mga bintana. Naka-order na. Ano po? Naka-okay na. Ah, okay na. Talagang yung... PVC lalagay niya. Ah. PVC daw lalagay niya dito. Tatlo. Tapos dito wala, ano, plain. So plain daw po lalagay dito. Tapos dito PVC. Doon PVC. Tapos dito PVC din. Ano? Maganda yung lakag din niya. Madali, malaki, maluwang. Hindi mahirap bumaba. Tapos meron itong railings na salamin. Hindi siya mainit dito. Kasi buhos. Medyo hindi mainit sa part na to, no? Hindi siya mainit. Actually, kahit hindi kayo mag-aircon dito sa baba, okay lang. No? Kahit electric pan, okay na. Sa taas lang medyo mainit. Pero dito sa part na to, wala siyang kainit-init. Tapos ayun po, mga amigo, sinisimula na yung swimming pool. Paunti-unti, eh. Mas maganda kasi, mas maganda na ngayon na maluwang kaysa dati. Tanongin ko. Jose, ano masasabi mo sa mga ginagawa? Okay, yes, no? Ano mapipintas mo? Una, tarap pintas. Mahirap ang trabaho. Kasi mainit, no? Ikaw ay bilang, sige na. Huwag ka na magreklamo, ano? Huwag reklamo. Ano marireklamo mo? Ano marireklamo, mainit? Oo, wala akong marireklamo sa mga tauhan. Kasi ginagawa nila kailang tabang. Hindi ba na magaling nila? So, magaling sila. Sila rin sa rin mga task. Magaling pa, bigay ka merenda. Ikaskas mo. Merenda ka na, Bejun. Ang problema, mga sahod na sa akin pa, eh. Bawas lang yun, wala problema. Ay, ka lang, pa, oh, sabi natin, ayan yung sahod ng 5 Pilipinos. Ay, ba't tinransfer mo agad? Kailangan doon, eh. Naku, eh, pamimirenda pa naman natin sa mga tauhan yun. Ano pa kaya? Nakadigurista mo naman, eh, pag pinatulog yung pera. Nagagamitin daw yung credit card. Ayos, oh. Lahat ang gawa ko, isa, dalawa, tatlo, apat, limaan. Hindi pala ako pwede mag-ganito, eh. Kasi wala akong skills. Baka pag magbubuhat ako. Yung ano ko, yung pamangking ko, nagtrabaho daw dito. Si Dominic. Tapos, ang nangyari? Hindi kinaya. After ilang days, nag-absent. Wala kang Meron akong pamangkin, ipinasok dito. Sino ba yun? Naabutan niyo ba si ano, Dominic? Naabutan niyo? Ilang araw lang pumasok? May isang linggo. Wala, ikaw nang pabukakin. Mahirap, mahirap ang trabaho nila. Kaya huwag na magreklamo. Tapos sobrang init pa, ano? Bilad-bilad ikaw. Nailagay ka, ilalim ng araw. Dapat pala dito lahat marunong ka mag-ano, magplatada. Dapat marunong ka lahat. Pag hindi ka marunong dito, hindi ka pala pupwede rito. Pero paano? Bakit sumasali? Medyo kaya mo ba? Kaya nga, nag-alala ko ng
Kapit rin pag alak. Liha la, liha, liha. Construction worker ka dati? Anong ginawa mo? Worker. Anong work ginawa mo? Helper. Nagbubot ka ng simento? Ano nga? Ano ginagawa mo? Nagliliha? Ano nag-paint ka dati? Spray. Nag-spray? Oo. Oh, to ba? Try mo nga. Wala ba kayo napapansin? Bakit sila seryoso magtrabaho, no? Ba't alam nagkukwentuhan? Bawal magkwentuhan? Ha? Ah, pag walang amo, dapat ano? Pag walang amo, dapat ano lang kayo, sa isang part lang kayo, kwentuhan. Tapos pag nandito yung amo, tsaka kagagawa. Ganyan ang mga OFW. Pag walang amo, sa isang part lang kayo, upo lang kayo dyan, kwentuhan lang. Pagka nakita nyo may parating ng ganyan, tsaka kayo magbibisi-bisihan. Para tumagal ang trabaho. Mga, kailangan matapos yung after 1 year. Para after 1 year, meron pa kayo sahod. Iiyak yung contractor. Hindi sila nagkukwentuhan eh, seryoso magtrabaho eh, no? Sige, sinabi yan. Sige, magkwentuhan ko. Wala kayo makukuha. Hindi, alam siguro kung ano yung matatapos sa araw, no? Alam nila, no? Alam ba? Kung ano matatapos niya sa isang araw? Okay, hindi pa rin kailangan seryoso sa trabaho. Siguro sinasabi na pag di mo na magtapos, kaya rin kasi. Oo. Kaya wala kwento. Ah, di wala nagkukwentuhan. Na dire-diretso trabaho, eh. Kaya mga masungit eh. Eh, oo, oh, kala mo mga masungit. Eh, hindi ako pwede sa ganito. Madaldal ako eh. Mabobord ka to. Mabobord ako dito pag ito. Ano lang? Madadelay mo yung mga trabaho. Eh, oo, madadelay yung trabaho pag sumama ako dito. Papagalitin ako ng engineer. Ang tindi eh, oh. Diba? Oo, oh, yung mga design-design. Kailangan pala may, ano, may pamerienda dito. Medyo, kailangan daw may pamerienda. Bumubulong yung isang tauhan. Aya, yung sahod mo, ha? Bawasan natin. Bawasan natin. Bawasan ano na? Bawal nga mag... Ano, mabawal yata yung store mo yun eh. Ito si Kuya. Kuya, parang wala ka pang 18 years old ah. Bawal ka dito. Huhulihin ka ng DSWD. 22 na po. Ah, 22 ka na ba? Akala ko, ano pa eh. 16 ka pa lang eh. So ito na yung sa may kusina. Ginagawa na yung kisam eh. Pero nakapili na kami ng tiles mga amigo. Ang pagkatapos ng kisam na tiles na. Abilis na lang yan. Ito yung isang room. Tapos ito yung CR. Laki ng CR eh, tingin nyo ha. Yung CR dito ang laki. Maluwang. Tapos mataas yung mga amigo. Sabi ko kasi taasan, ayoko nang mababa. Mm. Tapos dito sa part na to, pwede ko maglagay ng upuan. Tsaka lamesa. Actually, mas malaki pa nga po ito kaysa dun sa may Pan Africa. Yung pinupuntahan namin nila siya, mami. Ito, siguro yung sa Pan Africa, mula doon hanggang dito lang. Pero ito, sobrang laki niya eh. Mas malaki to kaysa sa Pan Africa, no? Mas malaki kaysa sa Pan Africa. Maliit lang. Tsaka mahaba eh, no? Kuya, sino pwedeng bumili ng pang-merienda, oh? Ayan, pang-merienda nyo. Kayo na bahala. Ano bibili? Hindi ko alam. Bahala ka na. Kayo na bahala? Oo. Balikan na lang natin sa ibang araw. Kung ano yung update. So, ito na po mga amigo ang ano, ang kitchen. Bubong na lang.
So after ilang days, 5 days mga amigo, nabalikan na namin itong site. Seryoso sila, seryoso talaga. Challenge para may hanapin na kamarang. Oo. So ayun po mga amigo, ang may-ari po ng nito ay pinsan ko. So nakausap ko na po siya. At sabi ko, pagka napunta kayo dito, may mga pwede kayong gawin dito, pwede kayong mamintas ng kalamansi. Tapos sa kabila po mga amigo, pwede kayong mamintas ng papaya. Ganun po. So halos matatapos na po yung pinapagawa natin. Ang estimate po, mga after 1 month po ay tapos na. So yun po. So malapit yun na pong malapit na po kayong mag-book dito sa amin. Ang dami na nagbe-message sa akin mga amigo. Sa mga gustong mag-book po. Actually pwede naman na. Basta mag-message lang po kayo sa akin. Sinabi naman kasi akin ng contractor ko, baka after one month, 2 months tapos na to lahat. Ganun. Pero yung building kasi baka after 2 weeks pa. Basta after 2 months yan, sure na tapos na po lahat at pwede na po kayong pumunta at mag-book. So, inaaninyahan ko po kayo lahat mga amigo na mag-book po kayo sa ating negosyo dito sa San Isidro. Para naman po makabanding nyo rin po kami at saka sila Chamame. Salamat po mga amigo at God bless po.